Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsyas. Atin namang papasadahan ngayon ang mga kaganapang nangyari sa katatapos lang na round number 3 ng ongoing Tata Steel Masters. Unahin natin sa naging bakbakan nila Wesley So and Richard Rapport. White dito si Rapport, ang ginawa nag C4, English opening ang inopen at nag-symmetrical English naman ang depensa. Knight C3, G6, fianchetto system ang gusto ni Wesley. Nag E3, Knight F6, D4. English pero nagbago isip ni Rapport, D4 lines na lang ang pinasok. Kinapture ang D4 capture at nag D5. Ayan, iniuwi sa Caro-Kann defense, Panov attack, fianchetto defense variation. Ayon sa opening database ng Leeches. Queen B3, diniinan ang pawn sa D5 pero dinedma lang ni Wesley. Bahala ka, kainin mo yung D5. Kinapture ang D5, 1 pawn down si Wesley. Nag-castle, Bishop E2. Knight A6, Bishop F3. Pinanindigan naman ni Rapport na talagang hindi mo kinuha yung pawn ko sa D5. One pawn down ka. Titigasan ko yan. Dinipensahan ng Bishop. Oh. Queen B6, tinapatan ng Queen to Queen. Knight GE2. At kumapture sa Queen. Queen to Queen na. Rook D8. Nag-Rook A5. Talagang todo-todo talaga. Pinakain mo yung D5 ba? Sige. Talagang ayaw ipabawi ni Rapport. Oh. Bishop G4 para matanggal ang bishop na yan. Capture, capture at nag-castle. Binalikan, knight F6 at nag-bishop F4, knight B4. Ayun na. Panahon na para bawiin ang D5. Nag-D6 lang. Okay, ibinalik. Nag-E6 lang. Ayaw talaga ni Wesley, no? Pero teka muna mga kamatsyas, no? Ako'y may gustong liwanagin dito. Bakit kaya hindi mag-rook B5? Para atake sa knight. At may panibago na namang pipingasin na pawn sa B7. Ito kasi ang laman. May knight B takes D5. Pag nag-rook takes B7, may knight takes F4, knight takes F4, and rook takes D4. Ayan. Solve na tayo mga kamatsyas kasi bitin yung pawn sa D4. At may threat pa sa knight. Bawi ang pawn, may double pawn pa ang puti sa B-file. Ngayon, medyo meron lang akong ibibitin na sequence. Papaano kung capturing muna ng knight? Ang gagawin ay knight takes d5, saka kakagat sa pawn sa b7, ganun pa rin pala kauuwian. Capture, capture, and rook takes d4. Okay? Nakabitin ng knight, mas lamang dito ang black. Okay? Delikado ang puti dito. Yun pala ang laman. So maliwanag na sa akin, yung rook b5 hindi gagana. Kaya dito ang ginawa ni Rapport na isip niya, babagsak din naman yung pawn, binigay na lang niya. Nag d6 kasi pag bumagsak yan, nang swabing-swabe, next target ay yung pawn sa d4. Kaya mautak si Rapport eh, bigay ko na sa'yo. O at least pag kinapture mo, nakabara sa d4, eh wala, walang target ang black. Pero nag e6 lang si Wesley. Gustong ibitin lang, no? Saka kakapturin yung pawn sa d6, nag-rook b5 na si Rapport, knight bd5, bishop e5 ba yun, no? At nag b6, knight takes, knight takes, knight c3. Ba, tagal mabawi yung pawn sa d-file ah. Knight f6, rook a1, knight d7, rook a6, at nag-knight b8, threat sa tore, papaalis. Rook a4, knight d7, rook a6, at nagpabalik-balik. Yun lang, medyo, kumbaga sa ano, lamang ng isang pawn kasi si Rapport dito eh. Ba't kaya pumayag siya ng tabla lang, no? Pero may susunod tayo, laro naman ni Carlsen ha. Huwag kayong aalis mga kamatsyas ha. Panoorin niyo po. F4 kasi may F6 eh, makukulong ang bishop. Ayun, kung kaka-capture naman dyan ang ganun-ganun lang ang puti, capture, babagsak yung pawn sa D6. Yun nga ang ayaw dyan ng puti eh, kasi pag bumagsak yan, next target yung weak pawn sa D4. O wala, nagtabla lang mga kamatsyas, nagpabalik-balik. Okay, sunod kagad natin ang naging laro nila Magnus Carlsen. Ang kalaban niya dito ay si Super Grandmaster Ding Lira ng China. Nagharap ang world number 1 at world number 2 mga kamatsyas. Tingnan na kagad natin. White si Magnus. Nag D4, Knight F6 si Ding, Knight F3, D5, Bishop F4. London ang ginamit. Nag C5. Ayan, pressure kagad sa D4 at nag E3, E6, C3. Yan talaga, patibay talaga sa D4. Yan ang mukha ng London eh. Nag-bishop D6, tinapatan ng bishop at nag-bishop B5, check, knight C6, kinapture kagad, capture, 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 at nag-queen A4. Ayun, pressure naman dito sa C6, castle, castle. Ayun, pag-castle mga kamatsyas, nawala sa talaan ng aklat. Sa madalas sa pagkakataon ng ginagawa dito, knight BD2 o kaya queen A3.
Ayun, pressure sa C5, nakapin. Pero dito, nag-castle. O, tingnan natin. Capture, capture, C5. Matapos capturein, pamalit namang pambasag yung C5. Rook C1, C4, at nag-B3, Bishop D7, threat sa Queen, Queen A5, at kumapture, capture, Rook FB8, threat sa Pawn, Knight BD2, Rook B5, threat sa Queen, Queen C7. Nakipaghamon na ng Queen to Queen. At nag-Knight E8, capture na. At Knight E5, threat sa Bishop, umatras lang. Knight D3, ayan, malikot ang Knight ni Magnus. Mukhang pupunta sa C5. A5, F3, ayun, para magpa-participate na yung King. Ma-activate na, no? King F2, King E2, at nag-Rook B7 para cover naman ang 7th rank. Hindi basta-basta mapormahan ng tori dyan. At nag-Rook A2, Rook BA7, ah, babasag na dito. King F2, A4, ayun, para mapalit na, no? Nag-pin, Rook CA1, at dito nag-Knight C8, H4, King F8, G4, kumapture na at palit-palit na. Yun ang purpose ng Knight C8 eh. Para sapat ang depensa ng Rook sa A7. At kumapture, nako, dry na dry mga kamatsas. Symmetrical lang halos ang pawn structure. O, 2 minor pieces. O, yun. Knight H5, depensa. O, angat lang. Nagpabalik-balik. Tabla din mga kamatsas. Aba, wala pang pisaan ah. Nasaan ang pisaan? Nandito sa pangatlong laban na i-analyze natin. Ito ay sa laro naman nila Caruana. Ang nakaharap niya dito ay si Super Grandmaster Jordan Van Forest. White dito si Fabi, nag E4, E5, Knight F3, Knight F6, Petrov Defense. Ang ginawa dito ni Van Forest, Knight F3, Knight X4, D4, D5, at nag Bishop D3. Bishop E6, ito yung nauuso ngayon na variation mga kamatsas. Dito kasi sa mainline, Bishop D6 lang yan eh. Knight C6 at Bishop E7. Pero itong Bishop E6, rare line. Tingnan natin, nag-castle, F5, patibay kagad sa Knight. Queen E2, develop, Bishop E7, magkakasling na. Knight E5, nawala sa talaan ng aklat. Dahil sa mga nagdaang laban, ang ginagawa dito, C4 eh. Bago itong Knight E5, Knight D7, hamon kagad dito sa Knight, kinapture lang, capture, at nag F3, paalis sa Knight, nag-castling lang. Yan talaga ang estilo ni Jordan. Aggressive ito, kaya kinuhang second ni world champion ito eh. Bishop F4 lang, good move naman ang ginawa dito ni Fabi. Pero tanong, bakit kaya hindi kinapture ang Knight sa gitna? Ano ang laman? Kakapturin lang yan. Bishop B5, C6, Bishop A4, Bishop G4. Malalim nga lang ang karga. Queen E1 at kakapture, capture. Bishop H4 bago mag-Rook F8 para makapasok talaga ng atake. Na dito kapag nag-G3, mag-Rook F8, atake sa Queen, iwas. Bishop H3, may paparating na Rook F1, Knight D2 para makover. Pero may Queen F5. Ang lalim ito mga kamatsas oh. Grabe, kasi medyo na-misplace yung bishop eh. Tulog pa mga pyesa sa queenside. Yun ang kapalit. Pero malalim. Halimbawa, kung capturing yan, check, tapos ang laban. May check sa ilalim. Knight F1, matchas. Okay, maiiwan ng back rank eh. Malalim ang preparasyon ni Van Forest sa mga ganito. No? Grabe yung sacrifice na yan. Pero naamoy ni Fabi, naramdaman niya, bishop F4 lang develop. Bishop F6, tineret ang pawn at nag-C3 depensa. G5, aggressive talaga. Attack, Bishop E5, pangpalit sa Bishop at nag-Knight D6. F4, patibay sa Bishop at nag-G4. Knight A3, develop. Rook AE8, Knight C2, ah, nag-maneuver. Bishop D8, Rook AD1, nag-C6 at nag-Knight E3. B5, ayun, para control sa C4, agad namang binasag ni Fabi, kinagat lang, oh. Diba? Mahilig sa open game talaga tong si Van Forest, eh. H5, King H1, prophylactic lang, at nag-A3, binalik lang yung pawn. Capture, Knight C4, pasok, Bishop takes, pawn takes, at nag-King G1. Ang kulit ng ginagawa ni Fabi, ha? Pag ganun-ganun lang yung King, nag-aabang lang, oh. At nag-H4, hinatulang bad move ni Stockfish. Dapat daw po ang tira,
Bishop D5. Ayan, para kung i-exchange man, mawawala yung double pawn, aayos ang pawn structure, no? O same color bishop, pero ano pa rin ito? Mahirap pa rin. Bishop D5 para may bishop E4 din, bishop D3, mga ganong timing. Yan ang gusto ng computer, pero ang ginawa ni Van Pores, nag-H4 at dito mga kamatsas, pinakitaan ngayon ni Fabi ng excellent move. Ano kaya yung hatol dyan? Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start! Maraming salamat and congratulations sa mga nakakita. Knight takes G4. May ganyan na palang kagat. Tinagpas lang yung pawn at dito nag-bishop D5. Ayun. Bakit naman hindi magalaw-galaw ang knight na yan? Ano ba ang backup niyan? May queen G6. Only move mamamatchas eh. No? Sa isang kisap mata may ganun pala. Okay, pero mahaba pa naman ang oras ni Van Pores. No? Di niya napansin may knight takes G4. Bad move talaga. Bishop D5 at nag-knight E3. Bishop E4. Queen E2. Naku, tatagpasin yung pawn. Nag-bishop D3. Sadya talaga ni Fabio. Oh. Pinapture lang. Sadyang nagpa-quality down. Pero grabe naman ang bishop sa E5. Gitnang gitna. Ang lakas. At nag-rook E6. Rook B1. Uy, pupunta dyan sa B-file. Manunundot. Rook G6. Rook B8. Queen F7. C4. May pass pawn, no? Lalim ni Pabi, no? Parang approach ni Magnus to, ay yung mga nagpapa-quality down, pero ang hirap pigilin ng susunod na pangyayari. Nag C5, kinapture lang, at dito nag bishop E7, rook B7, oh, positional, eh. Lalim pagka ganitong level nila, no? Titindi. Ang tindi sa realization, no? Queen D5 check, king F8, bishop D6, ready to capture naman yung pawn sa F5. At dito nag-queen E6, capture, knight takes F5. Daming pawns. Nasimot ang pawns, oh. Rook E1 check, king F2, rook C1, at nag-king E3. King E8. Bakit kaya hindi kinapture naman? Ang libreng pawn, mayroong D7. Ang tanong, paano aawatin? Hindi makadikit ang king, may knight? Hindi. Malagay ang tore sa likod ng pawn na dadama or magpo-promote. Ayan, tawag nila dadama, no? King E8 at nag-king D4, rook C2 at nag-C5, nag-resign na. Suko na si Van Pores. Bakit? Tuloy lang natin. Pag kinapture ang pawn sa G2, may C6. Pag kinapture ang pawn sa H2, knight G7. Goodbye na, mga kamatsas. Kasi pag pumunta yan dyan, may knight E6 check, takbo kahit saan eh. O king E8, may D7, dire-direcho. O limbawa, mag king E7, D8 queen. Check na eh. Dito kaya, halimbawa, kung para walang check, kasi para may check sa ibaba, mag-F5 muna. Aba, o nga, no? Patibay lang sa knight. Kung chumek man, king E3, eh may C7. Wala talaga, may lulusot at may lulusot na magre-reyna. Ito ang kaisa-isang game na napisa dito sa round number 3, mga kamatsas. At ito na ang kanilang standing. Nangunguna si Fabiano Caruana sa score na 2 points. Tied sila nila World Champion Magnus Ding Liren, Giri Abdusatorov na may tagda 2. Yan, 2 ang score. Eri Gaisi, Aronian, Pragnananda, Wesley, 1.5 eh, no? At magsudlo, 1.5 points. Uno naman, kina Rapport, Van Pores, Kamer, at Gukesh na nanatiling nasa pinakababa. Tabla pa lang ang score. Ayun, ba, kailan kaya mapipisa naman ang kay Wesley? Abang na tayo, mga kamatsas, ha? Pero abangan natin ang magiging resulta ng round number 4. Okay, maraming salamat po. Pa-like and share ang video na ito at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.